Hello mga kabayan. So ngayong araw na to ay random OFW vlogs tayo. So about foods naman tayo ngayon. Ang gagawin ko ngayon is gagawa tayo ng ice cream. Yan. So specifically is mango ice cream. Usually, yung mga gumagawa ng ice cream is gumagamit sila ng mixer. Ngayon, tuturo ko ngayon is yung paano gumagawa ng ice cream gamit lang ang blender. So, meron tayong tatlo ingredients na kailangan. So, una is yung all-purpose cream. Yan. So, ito pala, itong all-purpose cream na to is nilagay ko to sa chiller. So, yung texture na ngayon is para siyang medyo matigas na konti. Hindi siya yung liquid na pagka binibili natin. Parang liquid type ito. Medyo matigas na siya ng konti. Yan. Parang cheese na yung consistency niya. Kasi mas maganda daw kapag ka, chinil muna natin siya sa refrigerator. So, hindi siya dun sa may ice area ng fridge natin. Dun siya sa may chiller. Sa gitna. Yan. And then, kailangan din natin ng condensed milk. Yan. So, itong condensed milk natin, kayo bahala kung anong brand ang gusto niyo. Pero mas gusto ko itong brand na to kasi medyo mas creamy siya. And then, yung ratio pala nito is ang isang all-purpose cream is kalahati nito. So, isang condensed milk is dalawang all-purpose cream. Yan. So, yan. Yun yung pangalawang ingredients. Then, yung pangatlong ingredient natin is sa ngayon, ang gagamitin ko is mango. So, kayo, kung ano yung nakita nyong prutas doon na available, just like avocado or melon, ganyan. Yan. So, kayong bahala kung gusto gamitin. Ngayon kasi, meron akong ripe mango. Actually, overripe na siya. Medyo hindi masarap yung lasa kapag overripe kasi ang mango. So, nag-isip ako ng paraan kung paano ba siya mas magiging masarap pa. So, naisip ko gumawa ng dessert. Just like this one, ice cream. Yan. Para at least, ma-enjoy ko pa siya. Tsaka, ang dami niya kasi. So, ito pala, yung mango na to. Kung yung mango natin sa Pinas, most likely mga 4 to 5 pieces yung mango natin sa Pinas. Ito kasi mango dito sa Taiwan, dito sa abroad. Medyo malaki siya. Isa lang shot pero sobrang laki. Yan. And then, ito yung i-blend natin kasama ng ating mga dalawang ingredients. And then, ito naman is yung pang-toppings. So, diced siya. Yan. So, gumawa ko ng pang-toppings na diced. And then, meron din ito yung ganyan siya. Ito, i-blend natin to kasama nito. Okay? So, umpisa na natin. And then, kailangan din pala natin ng container. Gaya nito. So, kung ano yung container na meron kayo, available, okay na yan. Kahit ano. Yan. So, ito yung gagamitin ko na container. Mamaya. Okay? So, umpisa na natin. So, dito sa ating blender, una mo nating ilalagay is yung ating all-purpose cream. So, tulad ng sinabi ko kanina, ilagay ko muna ito sa chiller. So, yung consistency niya, hindi na siya yung parang liquid type na parang condensed milk. Ito is para na siyang cheese yung consistency. Medyo matigas siya ng konti, pero hindi siya yung solid na solid. So, kung makita nyo, yan, nade-deform pa siya. And then, kung makikita niyo yung texture niya, yan, para na siyang cheese. So, ibubuhos lang natin ito sa blender natin. Yan. Kung makikita niyo dyan, para ng cheese yung texture niya. Ito yung kailangan natin makuha. Ay, kailangan natin consistency ng ating cream. Sa chiller, hindi dun sa may ice area ng ating fridge. Doon sa may chiller. So, kung napapansin nyo yung sa ano, yung sa baba, then, yung sa may bandang taas. Yun.
So part na 'yon. Hindi dun sa may ano, hindi dun sa may mga tawag nito, ice area, sa may chiller lang. Para makuha natin yung consistency na ito. Okay? Yan. And then, after nyan, is, kunin naman natin yung ating condensed milk. Yung sa condensed milk pala natin, make sure na hugasan muna natin siya dito sa ibabaw bago natin siya gamitin kasi hindi natin alam kung ano yung mga insects na dumapo dyan or mga baka may mga halikabok siya. Ito, kalahati lang siya kasi yung sabi nga natin kanina isang all-purpose cream is kalahati nito. So, kalahati nito yung ilalagay natin dito sa ating blender. Okay. Kailangan lang natin kontrolin. Baka masobrahan. Okay. Yan. So, half ng ating condensed milk ang ilalagay natin. And then next is i-blend lang natin ito. Mag-mix siya. Ayan. Ngayon, medyo haluin lang natin ng unti dito kasi hindi siya yung iba nakadikit sa may ano, blender. Para mag-mix siya ng maigi. Siguro mga 5 to 7 minutes na i-blend siya para at least or pag nakuha nyo na yung tamang consistency yan, konti pa kasi medyo may nakikita pa akong buong cream. Kung makita nyo dito, nag-blend siya. Ayan. Okay, so tingin ko okay na to. Most likely mga 3 to 5 minutes lang siguro to yung blend. Kasi konti lang naman yung unang batch natin. Yeah. And then next is isasabay na natin i-blend itong ating mango na yung hindi siya dice. Yeah. So kalahati lang. Para yung kalahati dun sa second batch naman natin. And then, ihalo lang natin ng konti para hindi mahirapan yung ating blender. Okay. And then, i-blend na lang ulit natin siya. Ayan, so kung makikita nyo dito sa ilalim, nandito yung mango. So, nagbe-blend na siya. Okay, check lang natin yung consistency. Check natin kung may solid na mango doon. Okay, so wala na. Yan. So nag-blend na yung ating tatlong ingredients. So next na gagawin natin is ilalagay na natin siya sa ating container. So kung makita nyo, ganito yung magiging tsura. Yan, hindi ko may ano. So, yung kulay niya is para siyang nag-yellow na siya. So, nag-effect na yung ano, kulay. Yung mga nabibili natin sa mga supermarket or sa mga ice cream parlor is medyo mas orange siya. So, yun, dinalagyan nila ng food coloring. So, para at least masabi nila na enhance nila yung mango na flavor or cheese na flavor or ube na flavor, nilalagyan na ng food coloring. So, ito yung ginagawa natin is yung natural. So, hindi natin ma-expect na yung kakulay niya yung binibenta sa mga supermarket. So, ito na yung ating container. So, ilalagyan na natin dyan.
So ganyan yung magiging consistency niya. Yan. So imagine, di ba, napakadami. Yan. Okay, then tignan na natin yung consistency, kung check lang natin kung mayroon pang ano. So magiging ganito na siya yung itsura niya. Yan. So ngayon, matamis na matamis yan, kasi almost half nitong ating condensed milk ang nilagay. And then next na ilalagay natin is yung ating diced na mango. Kalahati lang din ito. Yan, sensya na kayo, konti lang yung aking gamit. So, ilalagay na lang natin sa ibabaw. Kaya yung mga ginagamit kong ano, utensils ay konti lang. Pasensya na. OFW lang tayo eh. So, hindi tayo nag-stack ng maraming gamit dito. So, imagine yung isang all-purpose cream. Ganito na karami yung magagawa. So, magkano ba yung gastos natin dyan? Kunti lang actually. So, yung dun sa Pinas, pag bumili tayo, diba? Almost, gano'n ba kamahal yung ice cream doon na ano? As puro food color lang siya. Then, hindi mo siya, wala kang makikita mga ganito yung parang tidbits ng mango. Okay? So, yan. So, yan. Meron na tayong ice cream. And then, cover na lang natin ito. Then, ilagay lang natin sa fridge natin. Okay. So, yan na yung unang product natin. Set aside ko muna. Bagal ang karami na gawa natin sa muna. Okay, then na yung next batch tayo. So, ganun din. So, ipad na natin yung ating ano, second batch ng ice cream natin. Yan. Kanina pala, medyo madami yung nailagay ko dun sa unang container. So, babawasan natin yung mamaya kasi. Hindi siya magsasara yung lid niya. Then, yung ating tidbits, mango tidbits. Ayan. Yan. Ganyan. So, ito yung ating finished product. Okay, mga kabayan. So, this is it. After 5 to 6 hours, nasa fridge na. Ito na yung ating finished product. So, may dalawa ko muna na kayo. Tsaka dalawa balilit. So, sobrang tigas na nila. Yan. So, ganyan yung kinalabasan. Okay, so tignan natin kung masarap. Yung texture niya is parang ice cream nga lang. So try natin yung ano. Although medyo may part dito na hindi pa masyadong matigas. May part din naman na matigas na siya, parang ice cream. Yan, wala akong pang ano yung ice cream scooper. So ito na lang muna. Tikman natin. Mm.
suggest ko guys na try nyo siya. Sarap.